Hey, what's up guys? It's me again, JC Lee Gaspin. Welcome to another video. So for today's video guys, is i-review natin yung drone na to, yung DJI Mavic Mini ko. So actually guys, hindi siya DJI Mavic Mini. Parang imitation lang siya. Parang kinopya lang yung DJI Mavic Mini. Pero, napakaganda rin na testing ko na tong drone na to. So, abangan nyo na lang yung pag-review natin. So, guys, pero bago natin simulan yun, bago natin buksan tong DJI Mavic Mini natin, replica lang pala. So, bago natin buksan to guys, kung bago ko yung channel na to, huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, and also subscribe, and hit the notification bell to keep you updated if I have new upload. And also, quick intro muna, and then, tara na! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it. And so, yun na mga guys, so simulan natin yung pag-review natin sa drone na to. So, yung drone na to guys, kung hindi nyo pa napapanood, yung pinadala lang to ng subscriber ko mula Australia, kahit hindi pa ako monetize. So panoorin niyo na lang yung video na yun guys. Tingnan niyo dito. Tingnan niyo sa channel na to, channel ko. I-visit niyo yung title niyon, subscriber mula Australia, nagpadala ng package kahit hindi pa ako monetize. So ayun na guys, no. Yung drone na to is perfect para sa mga drone flyers na beginners kagaya ko, kasi 'di ba kapag tawag dito pangmasa. Kasi yung low budget lang talaga, hindi mo kailangan ng mga ilang libo. So murang-mura lang tong drone na ito guys. Tapos maganda yung lipad niya. So ipapakita ko sa inyo sa huli ng video yung lipad niya, and then yung quality ng camera niya. Medyo okay din yung ano niya, yung quality ng camera. So kaya ako nasabi to guys na perfect para sa mga beginners, kasi mura nga, yun nga, mura. Tapos kasi kapag bumili ka ng mga drone na sobrang mamahal kagad, 20,000, 20,000, 40,000, 50,000, yung mga drones talaga na sobrang ganda and sobrang mahal. And then beginner ka pa lang, kapag nabagsak mo, kapag nasira, para mo lang tinapon yung pera mo na 20,000, 40,000, or kung magkano man yung drone na binili mo na sobrang mahal. So, advice ko sa inyo, etong drone muna na to yung bilhin nyo bago kayo, kung beginner kayo, bago kayo bumili ng mga drone na sobrang mamahal. So, ayan guys, no, ano nga ba yung drone na to? So, tara, buksan natin. So, ayan guys, may sarili siyang bag. Maganda yung bag niya. Ayan, tingnan nyo man, pamigil ng pinangpa. So, from Australia guys, pero meron din ito sa Pilipinas. Nag-search ako. I-search nyo na lang mamaya. Baliktad pala. Ayan. So, pagbukas nyo guys, ganyan yung makikita nyo. Baka natin yan. So, yan yung drone. Ito yung mga, ano niya, yung guard sa hélice niya. So, dito naman, sa dito, may zipper siya. Zipper. And then, pag tanggal nyo, makikita nyo yung manual, yung user's manual or guide. Ayan, magbabasa nyo dyan, collapsible quadrocopter. So ayan, tapos ayan, dito may bulsa siya. Ito yung sa charger niya, charger. Tapos ayan, wala na, yun lang yung laman dito. Tapos pagkatapos nyan, dito naman tayo sa dito sa baba. So yung ano niya guys, protektado talaga siya, kasi ayan, foam yan. Ito, foam yan. Para kung sakali man na mauga-uga sa biyahe, so hindi siya masyado gumalaw. And fit na fit talaga sila ng remote control niya. Tapos ito yung drone. Dito naman guys, ito yung ano niya, yung tools. May, ito yung guard niya. So, actually guys, itong guard na to, apat to. Pero nung pinalipad ko siya gabi, tapos hindi ko alam, medyo maluwag pala yung pagkalagay ko. Tapos pagpalipad ko, pag landing niya, pagtingin ko, isa na lang yung natira. So actually hindi naman siya ano talaga, kasi kung beginner ka, kailangan tong guard na to, kasi pag nabangga mo, siya yung magpo-protect sa LC. Papakita ko sa inyo mamaya.
So, ayun, isa na lang yung natira, apat to dapat. Tapos, ayan, dito wala na. Tapos, next, yung laman nito, yung may free siya na screwdriver. So, ayan, yung maliit kasi maliliit lang talaga yung ano niya, yung screw niya. Kaya, maliit din yung screwdriver niya. Ayan, dito natin nilagay. Tapos, yung next, may free siya na apat, dalawang LEC, bali. Dalawa, so bali apat siya kasi pair yan. Yan, may free. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos yung next natin, balik muna natin guys, baka magsiwalaan. Ayan. Tapos, eto na yung, ano niya, yung remote control niya. Tingnan natin. So, ayan guys, eto, kunwari lang to na antena. So, halata ko talagang imitation siya ng DJI Mavic Mini kasi yung DJI Mavic Mini, nanood din ako ng mga review nun. So, meron siyang ganito. So, sabi ko nga, imitation to, replica to ng DJI Mavic Mini kaya nilagyan nila ng ganito sa taas. Pero, hindi siya nagpa-function guys kaya mostly pag nagpapalipad ako sa drone ko is kinoclose ko lang yan. Tapos, punta naman tayo dito sa mga button na to. May button dito, tsaka dito, bali apat. So, bali, nagaganyan-ganyan ka. Tapos, eto guys, yung sa taas, headless mode. Yung sa baba naman, photo or video. So, eto yung kinokontrol pag gusto mo sa mag-take ng photo or video. Pero mostly guys, hindi ako nag-tawag dito. Hindi ko ginagamit to kasi hindi siya masyado gumagana. So, yan, para kasi hindi mo makikita. Pero mas maganda kasi may app to, dun sa app ka na lang tumingin. Tapos yung dito naman may dalawa ulit. Yung sa taas, tawag dito. Ito yung sa baba, photo or video. Oh, dito sa baba, speed switch pala to. So, dito, sa una mo pa lang, tatlo siya, bali, yung moderate, intermediate, tapos high. So, high speed na yung pangatlong pindot, mas mabilis. Pero, tingnan natin siya guys, pag napalipad na talaga natin, kung ano ba talaga itong mga motor na to. Tapos, dito naman may mga arrow yan. Yan, arrow. Tapos, ito yung arrow na to, ito yung pag-take off. Ito. Yung ito, pag-landing. Yan. Take off, landing. Tapos, basta makikita nyo na lang guys kung ano yung mga function nito pag ginamit na natin. Tsaka meron siya din dito guys sa manual niya. So, ayan. May makikita rin kayo dito sa manual niya. Ayan. Kung ano-ano yung mga function ng mga arrow na yan. So, ayan nga. Ito. Take off at saka landing. Tapos yung dito naman yung ito, left micro-adjust. Basta ma-explain na lang natin yan sa actual na pagpalipad natin. Tapos ito yung dalawang arrow din dito sa kabila. Forward micro-adjust, backward micro-adjust. Ito, right, leftward micro-adjust. So, nakalagay yan dito lahat. Pero mostly guys, ito lang yung nagagamit ko. Yan. Itong dalawa, yung take-off tsaka landing kasi ito hindi ko masyado ginagamit kung hindi ka na pinapakailangan. Tapos syempre ito yung pag ito itong control na to pag gusto mong dagdagan yung taas niya, pag control abante lang at tataas siya. Syempre kailangan mo munang gamitin itong button na to kasi ito nga yung ito yung speed switch. Tapos tapos pag sobrang dagdagan mo yung taas niya pero wag kang masyadong umabot sa pinakamataas kasi nalulose control siya. Tapos pero may return home naman dito sa mga button na to. Asan ba yung return home dito? Dito sa baba yung return home. Ito pala yung return home tapos dito yung photo. And then photo or video. Yun na nga, balik na tayo dito sa mga joystick na to. Ito yung pagdagdag ng taas niya, pag lumilipad siya, gusto mo taasan. Pag gusto mo naman babaan, ihilahin mo lang pababa to. Gusto mo naman siya papuntang gilid, syempre gigilid siya. Yan. Tapos ito, abante, at thrust, then
pag ito guys, pag dito, pag nilagay niyo lang siya sa dito, i-hold niyo, iikot yung drone. Parang gaganon siya. Ayan. Iikot siya pa kanan, pag pa kaliwa, kaliwa naman yung ikot niya. Pag dito, kanan, ay di ba? Tama ba? Kaliwa pala, kaliwa. Kaliwa siya iikot. Pag dito, kanan naman. Ito, abante, atras, and then, lilito. Lilito siya. Gigilid. Kung gusto nyo pag, di ba, ganyan yung drone nyo. Pag pinaganito nyo, gaganyan yung drone. Tapos pag ito naman, ginanyan nyo, ganyan yung drone. Tapos ito yung, syempre, on-off button niya. Pag in-off mo tong drone, pag in-on mo pala, pag in-on, yan, may maririnig kayong pakinggan nyo. Yun, may nag-pipit. Ganon. Pag, ibig sabihin, naka-on na siya, and then may light kayong makikita dyan. Dito ang kulay blue. Yan, kulay blue na light. Yan. Ilaw-ilaw yan. Tapos i-off na natin. So yung mga feature ng remote control niya guys. Sa experience ko, nagpa-function naman siya ng maganda. Tapos next natin is yung drone na talaga. Ito. Yan. Pag tanggal niyo na sa ano siya, ganyan yung tsura niya. Pag naka-fold yung mga kamay niya, mga galamay. So, dito natin ilagay. Ayan. So, unahin natin tong may... Ito yung pang-land niya. Tapos rubber yung sa ilalim niyan, guys. Rubber. Pero ito plastic lang. Yung whole body niya, guys, is plastic. Plastic lang siya. Sobrang gaan niya, guys. Para lang siyang maliit na laruan ng bata. So, ayan. Ayan. So, kung nagtataka kayo, guys, ba't dito meron, tsaka dito wala, andito yung ano niya. Kasi para pantay sila. So, ayan yung tsura niya, guys. Remote control. Oo nga pala, guys. May nalimutan pala akong feature dito sa remote niya. So, nakalimot ako. Dito pala yung lalagyan ng cellphone. Ito. Kailangan mo lang itong sungkitin. Ilahin. Ayan. Dito nilalagay yung phone mo. Ayan. Dito. Parang ganun yan. Ganun. Para mamumonitor mo siya kasi may camera, diba? So, yun. Ginagamit mo yung camera. So, ayan. Hihilahin mo lang yung ganyan. Ayan. Kasya dyan kahit anong phone. Dahan-dahanin nyo lang, guys. Kasi, sabi ko nga, replica lang to. Tapos, parang madali siya masira. Ayan. So, ayun. Yan na yung last feature ng remote control niya, guys. Sa cellphone. Tapos, dito na tayo sa drones. So, apat yung kamay niya, guys. Ganito lang siya kalaki. So, ayan. Tapos, isa, dalawa, tatlo, apat yung galamay. Tapos, bawat isa yung hélice niya, guys, nagaganyan, no? Tingnan nyo, nagagalaw-galaw yan. Hindi yan maintain. Hindi yan maintain. Pero pag lumipad na siya, guys, napakaganda. Kasi, yung purpose nito, guys, kapag kaya ganyan yung hélice ng drone. Kasi, pag ganyan siya, kapag, bawa, bumangga kayo sa wall. Tapos, yung, syempre, hélice yung unang tatama dyan. Pag bumangga sa wall, hélice yung unang tatama dyan. Imbis na mabali siya, titiklop lang siya, guys, ng paganyan. Parang ano, yan. Bawa, ito yung wall. Pag bumangga siya dyan, titiklop lang siya, papaganon lang siya. So, ilang beses ko na itong nabangga, guys, pero hindi pa siya nasisira. So far, sana, thank God, dahil hindi pa siya nasisira. So, ayan. Kaya, yun yung purpose ng hélice niya. Kapag bumangga siya sa wall, titiklop lang siya, hindi siya mababali. Kasi pag straight yan, magre-resist yung force. Tapos, mababali yung hélice. Sa sobrang lakas ng ikot ng drone ng hélice niya. Kaya yung hélice niya, yan yung purpose niya. So, ayan. Tapos, dito naman, guys, ito yung power button niya. Yan, power button. Tapos, may, ano siya dyan, may... Ayan, guys, oh, ang angas. Tingnan nyo, parang DJI Mavic Mini talaga yung tsura niya. Tapos, may ilaw pa siya dyan. Ang angas, tingnan, di ba? Ito yung camera niya. So, yan. Hindi siya, guys, hindi siya nakakontrol sa remote yung natataas-baba yung camera. Kailangan paglipad niya, ready set na talaga siya bago siya lumipad. Naka-set na yung camera niya. And then, dito banda, dito nyo ilalagay yung SD card. So, mas maganda, guys, pag gagamit kayo ng camera, ng drone, mas maganda pag nandito yung SD card, hindi sa cellphone. Kasi yung quality ng camera niya, pag nasa cellphone nakalagay yung SD card or yung memory card is
pangit yung quality ng camera niya kapag nasa cellphone yung SD card nakalagay. So dito ko nilagay kasi mas maganda yung quality ng camera na nakuha ng drone pag dito nakalagay mismo sa kanya yung SD card. Ayan, may SD card yan. Nakalagay yan na SD card yan. Kunin natin. Ayan, pindot lang. Makukuha mo na yun. Nahirap kunin ah. SD card. Ayan. Ayan, ito na yung SD card niya. Balik na lang natin para baka mawala maliit kasi dyan. Yun. Ayan. So, yun yung SD card. SD card, camera, tapos yung mga LEDs niya. Ito yung power button. So, pag pinower on mo naman siya, guys. Ayan, iilaw yan. Ayan, iilaw. So, yun. So, tingnan natin siya gamit yung remote niya. Remote niya, di ba? Iilaw yan. Pati dyan, may red na ilaw dyan sa likod. Yan. Ako nga pala, guys, bago natin tingnan yung remote niya. Ano, babago-bago yung ano niyan. Pag pinower on natin, bumago yung ano niya. Yung blinking ng kanyang light. Tapos, ewan natin yun. Ayan. Pag ibig sabihin, na-detect niya yung remote. Kaya bumago ulit yung blink niya. Bumalik siya sa tik-tik-tik-tik-tik. Medyo mabilis. Tapos, ganito. Pinindot ko sa unahan. Pababa. Mapapansin nyo, pag pinindot ko ulit pababa yung ano niya, yung remote, itong dalawa, dapat magkasabay. Yung dalawang joystick niya, hihilahin ko pababa. Pansinin nyo yung pagbabago sa ilaw niya. Yan. Hindi na siya nag-blink. Ibig sabihin, ready to fly na siya, guys. Ready to fly. Sa, yun yung signal na pang ready to take off na yung drone. So, pero hindi natin siya papatake off dito kasi masyadong dito sa bahay, masyadong masikip. So, baka bumangga siya. So, dun natin papatake off yung drone natin sa park. So, mamaya na ulit. Huwag niya muna natin. Pinower off ko na yung drone o yung remote control, hindi niya na niya na-detect yung remote control niya, kaya nag-blink siya. So, ayan. Power off na natin siya, guys. Ayan, power off. And then, balik na natin yung mga ano niya. Yung mga, yung propeller niya. Yung hélice niya, ganun. Propeller, hélice, parehas lang yan. Ayan. Tapos dito, guys, ito, yan yung mga ano na yan. Yan yung battery niya. Tingnan nyo kung gaano kaliit, guys. Yan. Ito na yung battery niya, guys. Tapos dito siya i-charge. Nandiyan yung charger niya. Yan. So, yung pag-charge ng battery niya, guys, is para malaman nyo siya na full charge niya, na is mamamatay na yung red. Pag charge nyo ito, magre-red. Diba, charger? Kunwari, charge natin. Yan. Di ba, umilaw yung red? Wait, di ba kita? Ayan, may red. Di ba, may red kayong nakikita sa battery niya. Kapag pumatay na yan, it means na full charge na siya. So, tanggalin na natin. So, yun guys. Kapag para malaman nyo na full charge na yung battery niya, papatay yung kulay red dito. So, balik na natin. So, nga pala guys, sa pagbabalik ng battery nito, pagbaliktad, ganyan nyo yan siya nakalagay, mahirap tanggalin. Mahirap na siya tanggalin. Lalo na kapag na sagad nyo talaga yung battery, mahirap tanggalin. So, kailangan nyo i-unscrew muna yung mga screw niya dito. Parang luwagan nyo para matanggal nyo. So, balik nyo na lang. Dahan-dahan lang kasi masailan. Pero kailangan talaga tama yung pagkalagay. Yan, tama dapat yung pagkalagay para walang problema. So, balik na natin. Ayan. Dahan-dahan lang. So, yan. Tapos na tayo sa features ng drone natin. Yung susunod natin, guys, is papalipa rin naman natin siya. So, that calls for another video. So, abangan nyo na lang, guys, no? Another video na lang natin yung pagpalipad natin sa drone na to. And then, yung pag-compare natin yung quality ng camera niya compared to, di ba, yung i-compare natin, sabi ko nga dun sa una,
is i-compare natin yung camera kapag nasa cellphone yung SD card, and then compared to the quality ng camera sa drone kapag nasa yung SD card kapag nasa drone, and then susubukan natin yung mga control niya, yung dito yung mga button, yung kung ano na pa man yun. So abangan niyo na lang yun guys sa another video natin. So sana guys nabigyan ko kayo ng ideya no na kung anong drone yung bibili niyo pag kung beginner kayo kagaya ko. So eto guys, yung pangalan nito is Emotion Drone. So yan, search niyo na lang guys Emotion Drone. Basta makikita niyo na lang yan doon. So para pag beginner kayo kagaya ko, eto muna yung bilhin niyo guys kasi hindi masasayang yung pera niyo para before kayo bumili ng mga mamahaling drone. Is marunong na kayo mag-control kahit hindi parehas yung features, pero marunong na kayo mag-ganon 360 mag-control ng drone kasi experience ko yun eh. Nung una ko itong napalipad talagang nangangapa ako, nababagsak siya, pero magkailang ano lang kasi napakadali niyang kontrolin guys, promise, napakadali based on experience yan. Tapos nung mga ilang oras lang guys, hindi naman oras, mga siguro pangalawang try ko, medyo kabisado ko na kaagad siya. So yun guys, eto, recommended ko lang sa inyo yun. And sana nag-enjoy kayo sa video na to, sana may natutunan din kayo, and of course, sana na-inspire kayo, and sana rin bago matapos yung video natin, huwag yung kakalimutang mag-like, comment, and also subscribe, and hit the notification bell to keep you updated if I have new upload. And once again, I'm JC Legaspi, and welcome to my channel, and see you next video.